Unang-una akong bakit sobrang gorgeous. Kami na. Nagkukos ng templang pagkabunggo. Kaya mas mabilis, mas masaya. Recording. Okay, start ka. Hello, good morning mga paps. At today, pag-uusapan natin kung bakit nga ba worth it mag-upgrade from PCX 150 to PCX 160 na yung 2021 mga paps. At kung hindi nyo pa ako kilala paps, ako nga pala si Brian Toplano. Hit like, comment, and subscribe na lang tayo mga paps sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Okay, let's start na. Unang-una kung bakit sobrang worth it mag-upgrade ng PCX 160 to PCX from PCX 150. Unahin ko yung HSTC niya mga paps. Yung HSTC kasi nga, which is yung Honda Selectable Torque Control mga paps, parang ayan yung traction control ng Honda. Ang ginagawa kasi niya mga paps, iniiwasan niya mag-skid o dumulas yung gulong mo sa mga matataas na speed o bigla ang arangkada mga paps. Ang HSTC kasi paps ay sa Honda, ang HSTC kasi paps sa Honda PCX 160, siya yung unang-una meron sa 200cc displacement ng Honda. Kasi yung Honda ADV and Honda PCX 150 na nilabas noong 2018 hanggang 2021, hindi siya naka HSTC mga paps. Ayun yung isang kagandahan ng bagong Honda 160. Sunod naman mga paps, di naman tayo nalalayo, nasa safety pa rin, ay yung dual channel disc brake ABS nya. Sa mga hindi pala nakakaalam kasi, ang gamit ko ngayon ang Honda PCX 150. And nabili ko to noong January 2021, kaya ngayon medyo pinagsisisihan, pero ayos na rin, 6 months na rin naman ang nakakaraan. Balik tayo. Yung Honda PCX 160 kasi, kung di nyo alam, yung braking system niya sa harapan, disc brake, tsaka sa likod, disc brake. Ito pa, yung dalawang yon naka ABS o tinatawag natin anti-lock braking system. Ang ginagawa naman kasi nun mga paps, sa safety natin, kunwari mabilis yung takbo mo, oh my god, aray, napuwing ako. Kunwari mabilis yung takbo mo mga paps, then may sudden na tumawid sa, o kaya sudden kang nag-brake ng biglaan, ang gagawin ng ABS mo is ipe-prevent niya mag-lock yung brake mo, kagaya nga sa pangalan niya, anti-lock braking system. Kasi pag nag-lock yung brake mo, yung gulong mo mag-i-stop, bale i-skid siya o kaya dudula siya sa kalsada mga paps. And ang sa mga nakikita ko mga paps, yung mga ganun nagkukos ng pagkasemplang, pagkabunggo. Kaya malaking point factor din siya para sa safety natin. Eh, tapos yung PCX 160, ginawa pa din nilang dalawa. Kagaya sa NMAX 2020. Ayan. Sobrang taas talaga yung factor ng safety niya. Sunod naman mga paps, hindi naman din tayo nalalayo, nasa specification pa rin ay yung makina niya. Kaya nga ang Honda PCX 160 kasi yung makina niya ngayon ay 157cc displacement. Hindi kagaya na itong
gamit ko ngayon na Honda PCX 150, yung displacement lang ng kanyang makina ay 149. Dito tayo. Yeah. Asa na ba tayo? Ayun, nasa makina, 149. Ang malaking advantage ng mas malaking makina. Ayan, traffic dito. May aso pa sa gitna. Doon tayo papasok sa subdivision eh. Medyo tahimik kasi doon. Kami na. Shoutout to Kuya. Kami na. Wait. Yun! Thank you. Oops. Dito daw. Okay, Pops, mabalik tayo. Ang advantage kasi na mas malaking makina sa katulad na itong scooter ay magbibigay siya ng mas malakas na hatak sa arangkada at saka sa pakyat saka top speed na rin. Isang halimbawa dun, kunwari akit kayo ng Tagaytay tapos may angkas kayo, ang mga nababasa kong problema sa mga ganun, sa mga maliliit na displacement na makina eh, sirap sila umakyat, parang tinutulak pa nilang ganun. Ayun yung isa sa malaking advantage na mas malaking makina. And ang disadvantage naman nun, syempre malaki makina mo, malaki yung ano, yung malakas yung hatak mo, mas mataas yung speed na nabibigay ng motor, mas malakas din sa gasolina. Pero para sa akin, mas mabilis, mas masaya. Pero yung iba, syempre mga pinang-araw-araw nila, mga pinang-deliver, pinampapasok sa trabaho, school, at kung saan pa, pinang-service, syempre, mas okay naman yung mas maliit na makina, mas tipid ka. Kasi kung ayun lang din naman gagawin mo, and hindi mo kailangan ng speed, and hindi mo ano yung malayuan, mas okay sa'yo yun. Para mas prefer nila yun, and mas, syempre, mas iyaano ko rin sa inyo yun, mas isasuggest. Next naman tayo, mga paps. Hindi na rin nalalayo, siyempre magkakasama yan lahat, is yung chassis ng PCX 160. Compare sa chassis ng PCX 160, yung PCX 160 kasi, Pops, is mas pinagaan at mas pinatibay, mas pinakapal yung bakal, and mas pinaonte, mas pinag-aralan nila yun, parang mas in-upgrade talaga nila na kung paano nila mapapagaan at mapapatibay. Next naman, ikot na tayo dito. Ulit na tayo. Next naman, mga paps, and may isa pala akong idadagdag, mga paps, kung isang dahilan kung bakit hindi ka mag-upgrade ng PCX 160 from PCX 150. Kagaya ko nga, mga paps, sige, una na si Kuya. Kagaya ko nga, mga paps, itong PCX
na binili namin. Yung PCX na binili namin mga paps ay 2021 namin binili ito. Yung ito yung panahon na hindi pa na-announce yung PCX 160 dito sa atin. And wala pang gaanong idea kung kailan lalabas. Kaya napabili kami ng PCX 150. And di naman ako nagsisi. Kasi nag-i-stand out pa rin siya sa makina, sa tipid, sa specification niya. Sobrang masaya pa rin ako dito sa motor namin. Eh, nagagamit naman ng maayos. Hanggang ngayon, hindi pa ako binibigyan ng problema. Kaya okay na okay. Siyempre, Honda. Subok kang kalidad. Mapasasakyan, motor. Tagal na. So, ayun, maraming salamat sa inyo. Make sure to like, comment, and subscribe para sa mga darating pang video. And maging updated kayo. Abangan nyo yung next kong vlog. Papuntang Tagaytay kasi marami yung mga kasama doon. Panigurado, masaya yun. Pakilala ko pala sa inyo si Pipay. Inyo, maraming salamat sa pakikinig at panonood. Sana marami kayong natutunan sa aking video. Ciao!